tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Nasa Australia na pala si Steve. Tinanggap nga niya talagang hamon ko sa kanya. Mabuti naman para umasenso siya. At pagdating niya dito, sigurado, aalukin ako ng kasal. Naku, bongga ang handaan kong ganun. Tatanggapin ko siya kung mayaman na siya. Sana nga, babalikan niya ako dito sa Pinas. Oh, Angie, nandito ka lang pala sa balkonahe. Kala ko naghahanap ka ng trabaho, bakit andito ka? Anong Ate, ginagawa mo dito? Nako naman, nagre-relax pa ang tao. Nagpapahinga ang utak, ganun. At alam mo ba, nakakatamad kasing maghanap ng trabaho eh. Ha? Ganon? Nakakatamad ka mo? Samantalang may pinag-aralan ka. Anong gagawin mo dito? Hindi mo gagamitin yung pinag-aralan mo, ganon, ha? Kung kasi Ate, naman? Naiisip ko, ang liit-liit nga ng sahod, pero ang trabaho tambak. Sa ibang bansa na lamang ako, at doon, oras ang binabayaran, at hindi araw. Ay, siya nga pala. Ate, may communication ba kayo ni Steve hanggang ngayon? Oo naman. Kayo lang dalawa ang magkagalit. Hindi ako. Bakit mo tinatanong? Gusto ko sanang malaman kung hindi na siya galit sa akin. Kaya gusto ko siyang i-text. Ano? Oo, Ate. Kaya ibigay mo sa akin ang bago niyang numero para makontak ko siya. Naku, Angie. Mahiya ka naman sa balat mo. Pagkatapos mo siyang paratangan ng hindi totoo, pinakulong dahat-dahat na, may lakas ka pang loob na kontakin siya. Anong masama sa gagawin ko? Hihinga ako ng paumanhin sa ginawa ko eh. Huwag na. Ako ang mahihiya sa gagawin mo niyan. Kaya huwag mo siyang tawagan. Mamahaling restaurant tong pinagdalhan mo sa akin, ha? Oo. Mamahaling lugar para sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Romel? Ikaw ang babaeng gustong-gusto kong makasama ngayon sa mga darating pang panahon. Kaya sana tanggapin mo ang alok kong kasal sa'yo. Romel, hindi mo pa ako lubos na kilala. Kailan lamang tayo nagkakilala? Baka nabibigla ka lamang. Alam mo, Alice, hindi makakapagsinungaling ang puso. Mahal kita at gusto kong ikaw ang makakasama ko habang buhay. Sigurado ka? Oo. At mapapatunayan ko to kung tatanggapin mo ang alok ko. Inuulit ko. Will you marry me? Romel! Tatawagan si Steve. Mabuti na lamang at nakuha ko ang cellphone ng Ate habang natutulog siya. Kaya't nakuha ko at naisulat ko ang numero ni Steve bago pa siya magising. Ngayon, tatawagan ko na siya. Hello? Si Steve nga? Hello? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Ang lakas-lakas ng kabog ng dibdib ko. Bakit parang hindi ako makapagsalita? Hello? Sino to? Magsasalita ba ako o hindi? Hello? Hello? Ha?
Pinatay na niya ang cellphone. Oh, bakit ganun? Bakit hindi ako makapagsalita kanina? Bakit? Anong nangyari sa akin? Ano? Mahal kita, Alice. At sa maniwala ka, Cindy. Ikaw ang unang-unang nagpatibok ng aking puso. Romel, hindi mo pa alam ang buong pagkatao ko. Baka nabibigla ka lamang. Oo nga, hindi ko alam. Pero kung ang puso ko ang tatanungin mo, sasabihin nitong ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar at makasama sa buong buhay ko. Ilang beses ko nang sinabi ito. Kailan lamang tayo nagkakilala, Romel? Alam mo, Alice, ang pag-ibig ay kusa lamang itong nararamdaman. At kung papayag ka, gusto kong makasal na tayo sa lalong madaling panahon. Marami rin magagandang babae sa ibang bansa. Bakit hindi ka na lang tumingin doon ng mga babae? Pero Alice, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babae ang nakilala ko. Paano naman kung tumanda na tayo at mawawala na ang aking kagandahan, magiging butot balat na ang aking katawan? Iibigin pa kaya ko? Totoong na-track ako sa iyong kagandahan nung una. Pero naramdaman ko, sa bawat paglipas ng oras, hindi lang ako attracted sa iyo sa physical mong anyo, kundi mahal ko na ang buong mong pagkatao. Romel, para sabihin ko sa'yo, mahirap lamang ang buhay ko. Wala akong pakialam. Kahit mahirap ang buhay mo, ang alam ko, mahal kita. At handa kong patunayan ito kung gugustuhin mo. Tawagan ko ulit si Steve. Nabigla lang ako noong una, kaya hindi ako nakapagsalita. Pero ngayon, nai-practice ko nang sasabihin ko, ay pwedeng-pwede ko na siyang tawagan. Heto na, pipindutin ko na itong number ng kanyang cellphone. Hello? Heto, sumagot siya ulit. Hello? Sino to? Steve, si Angie ito. Angie? Sinong Angie? Si Angie. Kapatid ng assistant mo dito sa dental. Girlfriend mo. Sorry. Wrong number. Hello? Hello, Steve? Steve! Ang walang hiya. Pinatayan ako ng cellphone. Nagri-ring ang cellphone ko. Tingnan ko nga kung sino to. Si ate pala? Kala ko si Steve na. Hello, ate! Ha? Talaga? Nag-propose na sa'yo si Kuya Romel? O ano? Magpapakasal lamang kayo dito? Saka kanya dalhin sa Australia? Ha? Ibig sabihin, makakapunta rin ako sa Australia kung ipipetition mo sina inay at itay? Sige na ate, pumayag ka na. Para naman makapunta ako sa ibang bansa. At ganon din sina inay at itay. Siguradong matutuwa sila
kung makakakita sila ng magandang lugar. At may iba naman ang kanilang kapaligiran. At matitikman nila kung ano mga pagkain dyan. Sige na ate, mayaman naman si Rumil eh. Oh, talaga ate? Papayag ka na sa gusto ko? Kung naman, mahal mo naman si Rumil eh. Kaya, magpakasal na kayo kaagad ni Kuya Rumil para madala mo sina inay at itay dyan sa Australia. Oh, sige ate. Bye! Naku, ikakasal na sina Ate Olis at Kuya Rumil. At hindi magtatagal, ay dadalin na siya ni Kuya Rumil sa Australia. At di rin magtatagal, ay ipipetition ni ate ang mga magulang namin. At pagkatapos, ay ako! Naku, hindi na makapagmamalaki sa akin ngayon si Steve. Kala niya, siya lang ang may kaya para makapunta ko sa ibang bansa. Nakapunta lang sa Canada, nagmamalaki na sa akin. Sabi niya, hindi niya ako kilala. Ewan ko lang. Makikita ng lalaking yun. Nakikita niya, lintik lang ang walang ganti. Oh, ang aga mo yata ang nagising ngayon. Opo, Mami. Gusto kong bumalik kina Alice, pero sa pagkakataong ito eh, kasama ko kayo. Talaga? Oh, kailan mo gusto? Mamayang gabi po, Mami. Bakit mamayang gabi pa? Ngayon na, kung gusto mo. Mami? Ang ibig kong sabihin, gusto ko rin dahil hindi labag siya ang makausap natin, kundi maging ang mga magulang niya. Ho? Oo, para mapatunayan mo sa kanya at sa mga magulang niya na seryoso ka sa kanya at siya ang gusto mong makasama sa buhay mo. Sige po, Mami. Kung yan ang inaakala niyong makakabuti, gagawin natin. Bihis na bihis ka na naman. Saan ka ba pupunta? Inay, bakit hindi ba kayo nakabihis? Magbihis na kayo. Ha? Bakit? Pupunta dito ang mama ni Rumil. Ay, naku. Mamamanhi ka na raw sila, sabi ni ate. Ha? Ano? Opo, inay. Kaya sabi niyo rin kay itay na magbihis na. Dahil anumang oras ay darating na sila. Ano? Sinabi ni Angie na wala lang atin niya sa trabaho niya. Oo. Pumunta kasi ng downtown si Angie at naisipan itong daanan dahil mag-alasingko na. Pero wala daw siya sa trabaho niya eh. Maaga kasi itong lumabas ng eskwelahan at naisipan nitong daanan ang ate niya para sabay-sabay na sila sanang uwi dito. Malamang sinundo siya ulit ni Rumel. Sigurado yan. Hindi bale, ikakasal naman na sila. Alam mo, may maswerte tayo sa mga anak natin. Lalo na kay Alice. Biruin mo, mapapangasawa ng balibayan. Ibig sabihin yan, Dulyaris ang tatanggapin niya at higit sa lahat, madadala niya pa tayo sa ibang bansa.
Ay, oo. Kaya ikaw, magsimula ka nang mag-practice magsalita ng English. Dahil English is spokening sila doon. Ako ang pinakamasayang lalaki sa mga oras na ito, sweetheart. Salamat sa pagpapakasal mo sa akin. At pinapangako kong mananatili akong tapat sa iyo kahit anong mangyari. Ako rin, ang mga wedding vows natin, hindi ko lamang sa iyo sinabi yun, kundi sa ating Panginoon na siyang nagbigay sa iyo sa akin. Pakamamahalin kita at aalagaan. Oo, ako at ang panahon ang makapagpapatunay kung gaano kita kamahal, sweetheart. Oh, ate! Ang ganda-ganda mo talaga! Bride na bride ang dating mo, ha? Sa kasuutan mo! Salamat, Angie! Oh, congratulations sa inyong dalawa, Rubel, Alice! Naway magsama kayo ng masaya. Matagal. Salamat po, Mami. Oh, anong plano mo dyan? Eh, ano pa nga ba? Di, dadalhin ko na siya sa Australia. Ngayong tapos na ang kasal ni na Alice at Rubel, ano ngayon ang plano ninyo? Tulad ng sinabi ni Rubel, dadalhin niya si Alice sa Australia. Naka, agad-agad ba? Eh, paano niya madadala? Hindi ba sa susunod na linggo, babalik na kayo sa Australia? Oo, babalik si Rubel sa Australia para i-process ang papers ni Alice. Ay, ganun pala yung bala, Oo, hindi pa madadala ni Rubel ang anak mo dahil sa pagbabalik niya ito sa Australia. Pero sa susunod na pagbabalik bayan ng anak ko, madadala na niya ito. Ganun ba? Sana nga magsama sila ng matiwasay, masaya at mapayapa. Ate, may dumating na namang package galing kay Kuya Rumel. Pwede bang buksan ko na? O sige, ikaw ang bahala. At saka, pwede ko bang kunin ang makursunadahan ko? Oo naman. Huwag mo lamang limasin dahil hindi lamang para sa'yo ang balintbayan box na yan. Salamat, ate, ha? Ah, siya nga pala. Natapos na pala ang papers mo. Hindi magtatagal ay makakarating ka na sa Australia. Pwede bang dalhin mo rin ako sa Australia pag nandoon ka na? Alam mo, Angie, wala akong ibang hangarin sa pamilyang ito, kundi maiahon kayo sa kahirapan. Kaya hindi mo na lang dapat hingin yan. Basta magpakabait ka lang, susunod ang grasya. Ang ate ko talaga, ang bait-bait, super bait talaga. Tama nga ang itawag ko sa'yo na may ate, may heroine. Ay sus, tama nga na nga ang bola. Binobola mo na naman ako . Hindi ate . Totoo ang sinasabi ko. Heroine talaga kita dahil ikaw lagi ang tumutulong sa akin . Ikaw talaga . Sige, buksan mo na yung package. Alice, anak! Inay, bakit po? Anak, dumating na ang visa mo galing sa Australia. Ito, hawak ko na ang visa mo, anak! Oo, totoo, inay! Patingin nga po! Na-visa ka.
Ano ang buhay na naghihintay kay Alice doon sa Australia? Mga giliw naming tagapakinig, sundan ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan.